Yes! Congratulations! Ito, anim na love team sa pag-uusapan natin this time. Kasi unahin na natin yung naging bisita or mga pagtatanghal na ginawa ng Sparkle Artists or love teams ni Julian San Jose, River Cruz, Ruru Madrid, Bianca Umali, and Barda, Barbie Fortesa, and David Licauco. Ng Sparkle na nag-show sila sa Calgary, sa Toronto, at sa Toronto nitong April lamang, first week ng April. On the other hand, meron din naman tatlong nilulunsad na mga love teams, ang Viva Arts Management, ang sa katauhan ni na Marvin, ni Marco Gallo, at saka ni Heaven Paralejo, ang Chris Rome, ni na Chrisha Viaje, at saka ni Jerome Ponce, at saka ang High Gab ba, ni na Hyacinth Calyado, at saka naman ni Gab Lagman. O, diba? Ang saya-saya lang, kasi parang nanunumbalik na uli yung pagkakaroon. Although may mga love team, kasi ang ABS-CBN, maraming mga ganyan ng mga love team. Pero nakakatuwa kasi yung evolution uli ng pagpapare-pareha ng mga teams na to. At again, sabi nga natin, in this digital world, nag-evolve na rin sila, hindi lamang sa mundo ng telebisyon, kundi maging sa ibang aspeto ng media. Kasi nga, kagaya noon, yung Sparkle Artist, dumayo sila sa Canada, kasi may mga kababayan na rin po tayo doon na nagre-request. At naging naintriga pa nga na hindi daw umano kumita, especially yung Toronto leg nila noong April 5. Na buti na lang po kami bilang galing kami sa Canada at kababalik lang namin noong March 20 something. May mga kaibigan, kang anak tayo doon na talagang nagpatunay na hindi kumita. Successful, maraming nanood, kami nanood. Although hindi nga lang daw talaga punong-puno yung venue kasi nga nangyari siya on a Friday kung hindi kami nagkakamali. Basta karamihan pa rin ay may mga nasa trabaho. Kaya yung talagang nakakuha lang ng mga advance tickets, yun ang talagang dumayo. And yung sa Calgary, yun ang talagang nag-full pack. Kasi nga, punong-puno, di ba? Pero may mga sidelines nga tayong nakuha dyan. Dinirect ito ni Direct Johnny Manahan. Hinost ng ating kaibigang si Bubay. Ang mga sidelines ng ating nakuha dyan is sobrang nga daw yung sweetness ni na Julian at saka ni Raven, to the point na iniintriga na sila na baka secretly married na sila. Kasi nga, parang mag-asawa na daw po yung peg ng dalawa. Habang si Naruru naman at saka si Bianca, ganun din, kilig-kilig na. Ang daming kinilig dahil sa totoong buhay, talaga namang nakakakilig naman din ang kanilang pagiging real life na mag-sweetheart. Ang medyo na-intriga lang kami doon kay Barda, kay Barbie, tsaka kay David, kasi sinasabi ng mga nakapanood na pag sa stage, sweet sila. Pero pag wala na sila sa stage, may kanya-kanya na silang tropa, kumbaga. And naunawa naman din natin yung, kasi nga, totoo naman talagang hanggang sa screen lang naman po talaga yung tambalang Barda. Kasi si Barbie po ay talaga namang very much in love at talagang alam natin kung paano ang pagmamahalan nila ni Jack Roberto ay talaga namang yumayabong at bumubongga, dahil di nga ba nag-aano ng mga bahay-bahay yan, nagpaplano ng although may sarili ng pinatay yung bahay ito si Barbie, ano, at may bahay na rin naman si Jack. So anyway, yung kwento lang na-observe ng ating mga sources, valid naman talaga yon. And again, kumita, kasi nga eto na nga ang chika. Babalik sila within the year, if I am not mistaken, ngayong July or August, magkakaroon sila ng kanilang show sa San Francisco, sa LA, sa California. Meron ding babalik sila sa Calgary, and then meron pang Japan. So kung yan ang batayan at kung yan ang sinasabi niyo hindi kumita, nako, imposible, kasi ito na nga may mga kasunod agad na mga out of the country performances or shows ulit silang gagawin. Kaya congratulations mula po dito sa amin sa team ang Beta Ball, sa mga team na yan, so sa love team na yan na talagang pinagmamalaki ng Sparkle Artist Center ng GMA7, Juver daw talaga, Julian and Raver and si Ruru at saka si Bianca, si Barbie at saka si David,
Direct Johnny Manahan at si Bubay, congratulations. Okay, dumako tayo naman. Dito naman sa tatlong love team din na nilunsad din naman ng Viva Arts Artist Agency. Although nauna na dito ang Marvin, itong sina Marco Gallo at saka si Evan Paraleo kasi sumika talaga sila sa TV series nilang University, yung University series nila na napapanood sa Viva TV. At sumikat nga yung love team nila doon. Kaya masasabing sila yung pinaka-senior dito sa dalawa pang love team na ina Jerome Ponce at saka ni na Crisia Fiahe at itong si Gablagman na for the longest time ay walang regular na ka-love team. Eto, finally, meron na siyang ka-love team kay Hyacinth, kay Calyado. So anyway, nilusad nga sila at sa isang presko na pinuntahan namin, nakakatawa kasi talagang hindi na kagaya ng mga unang panahon, alam mo yung mga inabutan pa natin mga love team na may mga patwitams-twitams. Ito talagang rektahan kong sumagot kagaya ni Jerome at saka ni Crisia, sinabi nila na more than friends na sila. Ibig sabihin, hindi lang talaga sila on-screen partners kasi kahit daw sa real life ay talagang more than friends sila. I-assume natin lahat na mag-jowa sila. Kung hindi man mag-jowa, special ang friendship nila kasi sabi nila, nakakatulong daw yun sa kanila kung mas magiging sa totoong buhay ay ganun din sila para yung ginagampanan nila mga role sa TV series o university series ay katotohanan at napakahusay at makatotohanan yon. And si ano naman, si Gab at saka si Hyacinth, bilang sila yung pinaka-junior o pinaka-bago, nasa stage, gustong-gusto ko sila kasi bilang sila'y galing sa mga lumaki sa Amerika at produkto na nag-aral sa Amerika, mas yung kultura nila na ina-adapt dito sa Philippines sa pamamagitan ng mga Filipino projects and scripts and roles, mas mapag-iigting nila at mabibigyan nila ng ibang kahulugan, di ba? Ng ibang level. Kaya nakaka-exciting panoorin, lalo pa si Gab, na nasubaybayan namin ito nung pandemic na napaka, hindi lang gwapo, hindi lang matangkad, napaka mabait pa. At hindi man siya ganun pakagaling na aktor, pero alam namin, kayang-kaya niya in time na masabayan din yung galing ng mga iba pa niyang kasabayan. And ang nakakatawa dito kay na Marvin, kay Marco at saka kay Heaven naman, sa sobrang closeness nila, to the point na sinasabi nilang wala silang strength, wala, ang strength nila ay weakness din at ang weakness nila ay strength din nila, and then nilang napapatch up ang mga bagay-bagay kasi nga matagal na silang nagkakatrabaho, komportable na sila, magkasama pa sila sa Big Brother house nung araw, kaya sabi nila parang wala na lang. In fact, sabi nga ni, hindi man nilagay lang label na magjowa sila, sinasabi ni Heaven na parang hindi kumpleto ang araw niya pag walang Marco. And same thing with Marco, na parang sabi niya, parang hindi rin naman di siguro siya mag-i-exist sa showbiz kung walang Heaven para Leo. So ano pa ba ang tawag natin sa ganun? So ito mga batang to, ayaw lang siguro na mag-label. Pero ang galing nilang magpatawa, ang galing nilang gumawa ng mga sitwasyon na nakikinigan sila ng mga shippers nila. Kagaya nga nitong press ko na pinuntahan ko, may isang nagtanong lang doon tungkol sa anong ini-enjoy gawin niyo sa isa't isa, tapos sinagot ni Heaven na magpakain daw siya kay Marco, na syempre pa sa mga ibang nag-iisip nagkaroon ng double meaning. Sabi niya, ano mga ini-enjoy mong gawin o ipagawa or gawin sa ka-partner mo? Sabi niya, magpakain. Yan, papakain ka kay Marco. Yung pala, syempre magpapakain ng food. Kasi daw si Marco po, kahit anong klaseng pagkain ay nilalantakan. Kahit anong klaseng ihain niyang food ay talaga namang inuubos. Kaya ang sarap-sarap daw pakainin ni Marco Gallo, sabi ni Heaven Parelli. Yung mga ganun pagpapakwela na sa panahon ngayon na nagpo-promote at pinopromote nila mga ganitong klaseng love team nila, syempre, kinakikinigan yun at tinatanggap yun ng mga shippers nila, mga fans, supporters, etc. Kaya naman hindi nakapagtataka yung mga ganitong klaseng love teams sa ngayon, may mga fans talaga na talagang pag hindi silang nagkakatuluyan or hindi sila sa totoong buhay, nagagalit na at binabash na ang mga gaya ni Ambet Nabus, ni Don Don, at ni kasi ganun nga, kasi feeling nila kung ano yung pinapakita, yun nga, kagaya ni Jerome at saka ni Crisia, sinasabi nila, off-screen, more than friends sila, hindi. Kaya nadadala nila on screen yung kanilang magandang samahan. And the rest with the others, I mean, yung binanggit natin sa Sparkle, di ba? Alam din naman natin si Julian at saka si Raver. Tapos si Ruro at saka si Bianca, di ba? Pero may mga kagaya din naman ng mga iba, kagaya ni Barbie at saka ni David, na hindi naman sa totoong buhay, pero click din naman. So, kayo na po, bahala basta for as long as pinakikilig tayo,
pinasasaya tayo, hindi tayo binibigyan ng stress, hindi sila toxic, nakakatulong sila sa paghubog ng ating maturity, nakakatulong din sila sa paghubog ng maturity ng ating mga damdamin. Sige, so suportahan natin yan at iniinganyo kayo ng Unbettable Channel na suportahan ninyo yan. Muli! O, di ba sa ngalan ng anim na love teams na yan na binanggit namin, ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabos. Walang ka-love team, nag-iisa. Pero mahal na mahal ko po kayong lahat dahil kayo po ang ka-love team ko. Bye-bye at maraming salamat!